Sa mga maiinit na balita ngayon tanghali, vaccination program ng pamahalaan agad na sisimulan pagdating ng bakuna. Ngunit mga Pilipinong nais magpabakuna laban sa COVID-19, 19% lang ayon sa bagong survey ng UP Octa Team. Philippine Embassy sa Estados Unidos pinag-iingat ang mga Pilipino dahil sa tumataas na kaso ng mga karahasan at pag-atake laban sa mga Asian American. Mga health workers sa Philippine General Hospital magsasagawa ng kilos protesta laban sa paggamit ng Sinovac vaccine sa mga frontline health workers. Davao City International Airport, tatanggapin na ang saliva test result kapalit ng swab test ng mga pasaherong papasok sa syudad. At bilang ng mga nagpaparehistro para sa 2022 national elections, mababa pa rin. COMELEC nag-umpisa ng maglibot sa mga komunidad. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 26, 2021. Ang ating pong Radio TV Mobile Booth ay kasalukuyang nasa EDSA Centris Quezon City para sa ating balitaan ngayong araw. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nais ng UP Octa Research Team na mas paigtingin pa ng pamahalaan ang kampanya nito upang mahikayat na magpabakuna kontra COVID-19 ang mga mamamayan matapos na lumabas sa kanilang survey na 19% lamang ng mga Pilipino ang nais magpabakuna. Anila, malaki ang magiging epekto sa mga foreign investment sa Pilipinas ng mababang vaccination turnout. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko, ano itong epekto sa foreign investments na tinutukoy ng Octa Research Team? Ella, ipinahayag ng Octa Research Team na kapag kakaunti ang nabakunahan ng mga Pilipino, makaapekto ito sa tiwala ng mga dayuhan na dumalaw dito sa Pilipinas. Ito ay dahil kakaunti lang ang lalabas na may proteksyon laban sa COVID-19. Ella, ayon kay Dr. Guido David, matatakot ang mga ito na bumiyahe patungo dito sa bansa. Partikular na dito yung tinutukoy kaugnay sa turismo, Ella. Makaapekto din ang mababang tiwala sa pagbabakuna upang maabot ng pamahalaan ang 70% to 80% na herd immunity sa populasyon ng Pilipinas. Maging ang pagbubukas anya sa ekonomiya ng pamahalaan ay maapektuhan din. Kaya naman ayon sa Octa Research Team, kailangan pang mapaigting ng pamahalaan ang mga hakbang upang mas maraming Pilipino ang mahikayat na magpabakuna. Lalo na at lumalabas nga sa survey na ang pangunahing dahilan ng vaccine hesitancy ng mga Pilipino ay dahil nangangamba sila sa kanilang kaligtasan kapag sila ay nabakunahan na. Samantala ay ayon naman sa Malacanang, posibleng simula na sa Lunes ang pangbabakuna kontra coronavirus disease sa bansa pagdating nga ng bakuna sa mga susunod na araw. Ngunit nilinaw din naman sa isang pahayag kahapon ng Department of Health at ng National Task Force na kailangan pa ng rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group o NITAG upang malaman ang detalye kung kailan talaga magsisimula ang vaccine rollout sa Pilipinas pagdating nga nitong mga bakuna, gaya na lamang nitong donated 600,000 CoronaVac doses mula sa China. Ela, mamayang alas 2 ng hapon ay magsasagawa ng isang press conference ang Department of Health upang ilatag naman yung rekomendasyon ng NITAG kaugnay nga nito sa vaccine rollout sa bansa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. So, Aiko, medyo mababa nga, no? 19% na nabanggit natin kanina. No? Ano ang pwedeng maging solusyon ng pamahalaan para maitaas ito at marami ang magpabakuna? Yes, Ella, batay nga dun sa mga ipinahayag ng mga health experts at maging nga nitong Octa Research Team, mapapataas din yung tiwala ng publiko sa bakuna kapag ang isa ay ang nakikita nila kapag mauuna sa pagbabakuna itong mga government officials ng pamahalaan. Pangalawa, yung mas maipaliwanag sa publiko yung epekto o kung meron bang mga side effects talaga itong mga bakuna. At pangatlo rin, Ella, ay kung maipapakita rin ng mga eksperto anya
kung itong mga bakuna ay talagang nabusisi at nasuri ng mga eksperto bago ibigay sa publiko. Ito yung mga pangunahing nakikitang factors, Ella, upang mapataas pa rin yung tiwala ng publiko sa vaccination program ng pamahalaan, lalo na't nalalapit na nga itong vaccine rollout sa Pilipinas. Ang isa pa sa agam-agam na nakikita, Ella, ay yung mga ulat sa ibang bansa, kaugnay ng mga manufacturer gaya ng mga bakuna mula sa China. Kaya naman may ilan pa rin o mas marami pa rin mga Pilipino ang hindi tiwala sa pagbabakunang gagawin sa bansa, Ella. Alright, maraming salamat. Ico Miguel Live na nag-uulat mula sa Quezon City. Tamang ni Pangulong Duterte ang hinihintay para maging ganap na batas ang COVID-19 Vaccination Program Act. Samantala, paalala naman ng isang senador, hindi pwedeng magbigay ng blanket immunity ang gobyerno sa mga vaccine manufacturer. Mula sa Quezon City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, kailan mismo na ipadala sa opisina ng Pangulo itong panukala at ano-ano ang mga pinal na nilalaman nito? Aka, kinumpirma na nga ni Senate President Vicente Soto III na ipadala na noong Miyerkules ng gabi sa Malacanang ang pinal na kopya ng panukalang COVID-19 Vaccination Program Act. Kahapon aga, sinabi na rin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ngayong araw inaasahan na ma-acknowledge itong transmittal ng panukalang batas. Batay sa pinal na version aga ng Senate Bill 2057, mapapayagan na ang mga local government unit na makapag-advance payment sa mga vaccine manufacturer. Maaari na rin umorder ang mga LGU ng COVID-19 vaccines hanggang 75% ng kabuuang target population nito na mabakunahan. Papanitulutan din ito ang Philippine Red Cross na bumili ng bakuna. Maaari na rin mag-administer ng bakuna ang mga lisensyadong pharmacists at midwives na trained ng Department of Health. Gagawin ding trust fund ang National Indemnity Fund bilang kompensasyon sa mga makararanas ng matinding side effects na lalagakan ng karagdagang 500 million pesos mula sa contingent fund. Dito rin kukunin aga ng PhilHealth ang magiging bayad sakaling magkaroon ng pagkasawi o di naman kaya permanent disability dahil sa bakuna. Ang PhilHealth kasama ang DOH, Department of Finance, Department of Budget and Management at ang National Task Force ang siyang gagawa ng guidelines at mangangasiwa sa indemnity fund. Bibigyan din aga ng vaccine card ang lahat ng mga babakunahan. Aatasan naman ang vaccine czar, ang DOH at Interagency Task Force na magsumite ng monthly report sa Kongreso patungkol sa estado ng COVID-19 vaccination program, habang isang Joint Congressional Oversight Committee naman ang buuin na siyang mangangasiwa kung sang-ayon ang implementasyon sa batas. Samantala aga, sinegundahan din ni Senate Minority Leader Franklin Trillon si vaccine czar Carlito Galvez Jr. na hindi pwedeng magbigay ng blanket immunity ang gobyerno sa mga vaccine manufacturer. Ito'y matapos ibunyag ng kalihim na may ilang vaccine manufacturers umano ang nagde-demand ng full immunity. Ayon kay Trillon, labag ito sa batas at salungat sa public policy. Kaliwanag ng senador, nakalagay sa Section 8 ng panukalang batas na immune mula sa anumang kaso ang mga opisyal ng gobyerno at mga vaccine manufacturer kaugnay sa COVID-19 vaccine, maliban na lamang kung mapapatunayang may nangyaring kababayaan at willful misconduct. Atin muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Salamat, Harleen Delgado. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang legal na basehan ng pagtuturok ng Sinopharm vaccine kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye mula kay Rosalie Coz. Pinag-aaralan na ng legal team ng Malacanang kung maaaring gamitin ang Compassion Special Permit na ipinagkaloob ng Food and Drug Administration sa 10,000 doses ng Sinopharm vaccines upang maturukan si Pangulong Rodrigo Duterte ng bakuna nito. Matatanda ang pinili ni Pangulong Duterte ang Sinopharm vaccine. Gayunman, kinumpirma ng palasyo na hindi pa natatanggap ng PSG ang 10,000 doses ng Chinese vaccines.
Naniniwala naman si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na maaaring magamit ng Pangulo ang bakuna bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Ilang tauhan na ng PSG ang binakunahan ng Sinopharm vaccines noong nakalipas na taon kahit wala pang otorisasyon ng FDA. They are studying kung po pwedeng gamitin yung compassionate use para legal basis for the President to have the Sinopharm vaccine. But it's still being studied by the Malacanang Legal Office. If you ask me as a lawyer, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines and he should be allowed to use the Sinopharm under the compassionate use license. Samantala, laking pasasalamat naman ng pamahalaan dahil sa wakas ay darating na ang 600,000 doses ng CoronaVac na donasyon ng China sa Pilipinas sa araw ng Linggo, February 28. Inaasahan na darating sa araw ng Linggo, itong linggong po ito ha, ang Sinovac. Kaya po excited na tayong lahat. Inaasahan po at least ang pinaplano natin ay sasalubungin po ng mga opisyal ang pagdating ng mga bakuna. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, ang naturang donasyon na bakuna ay testamento ng pagkakaibigan at pagkakaisa ng Pilipinas at China, lalo na sa panahong ito. Umaasa naman ang Philippine General Hospital na isa sa mga prioridad sa vaccination program ng pamahalaan na mayorya pa rin ang kanilang mga kawani ang pipila para tumanggap ng Chinese vaccines. Mananatiling prioridad sa bakuna ang medical frontliners bagaman hindi ito rekomendado para sa kanila ng Food and Drug Administration. Unang tuturukan nito ang spokesperson ng Philippine General Hospital at COVID-19 survivor na si Dr. Jonas Del Rosario. Hindi ko masasabi kung ilan ang darating talaga. We are trying to manage the understanding of the EUA given for Sinovac. No? Kaya po siguro over the next few days, kailangan naming i-thresh out ang ibig sabihin ng statement ng FDA na mas magiging very useful for our healthcare workers to make their decisions. Pinawi naman ng doktor ang pangamba ng ilan kaugnay ng Sinovac vaccine. Anya, lahat ng bakunang inaprubahan ng FDA, partikular na ang Sinovac, Pfizer at AstraZeneca, ay nakapagbibigay ng proteksyon laban sa pagkakaroon ng matinding karamdaman bunsod ng COVID-19. Hindi naman porkit na nabakunahan nila sa this particular vaccine ng Sinovac, walang proteksyon. Ang ibig lang sabihin, ang proteksyon niya ay hindi as high to prevent mild symptoms from occurring, which probably will magiging dahilan to para hindi makapasok ang healthcare workers sa ospital. No? Siguro yun ang basis ng FDA para sabihin na hindi siya ideal para sa healthcare workers dahil kahit mild symptom, hindi sila papasok, no? Pag nagkaroon sila ng mild symptom. At mababawasan ang ating manpower sa ospital. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papatawa naman ng disciplinary action ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa mga sundalo na hindi magpapabakuna laban sa COVID-19. Giit ng AFP, mahalagang makapagbakuna ang militar dahil kabilang sila sa mga pangunahing katulong ng bansa sa paglaban sa pandemya. Para sa detalye, narito ang ulat ni Joan Naro. Inaasahang darating na sa bansa sa lalong madaling panahon ang 600 doses ng COVID-19 vaccine na Sinovac na gawa ng China. Nauna nang inianunsyo ng Department of National Defense na makatatanggap sila ng 100,000 doses ng Sinovac na pawang mga donasyon rin. Hahati-hatiin ang mga ito sa iba't ibang ahensya na nasa ilalim ng DND kabilang na ang AFP. Inianunsyo kahapon ni AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo na obligado o mandatory na magpapabakuna laban sa COVID-19 ang buong hanay ng militar. Batay ito sa kautusan ni AFP Chief of Staff General Cirilito Sobihana dahil na rin sa uri ng kanilang trabaho na kasama rin sa itinuturing na frontliner. Pero may karapatan-anyang tumanggi ang mga sundalo kung ayaw nila ng bakuna mula sa China. May pagkakataon silang mamili kung anong brand ng COVID-19 vaccine ang kanilang gugustuhin, subalit sariling gastos na ito ng isang sundalo. Ang sandatang lakas ng Pilipinas po is not like any ordinary organization. Tayo po ay nasa service
service-oriented organization. Tayo po ang inaasahan sa napakaraming mga mabibigat na tungkulin, kagaya nga po ng pagharap sa pandemya as early as 2020. That is why sinabi natin na hindi option ang pag-ayaw. Subalit kinikilala natin yung kanilang kagustuhan na mabakunahan ng brand na gusto nila. Babala ng AFP, papatawan ng kaukulang disciplinary action ang sinumang sundalo na hindi magpapabakuna. Pero kumpiyansa sila na makikiisa ang lahat ng militar sa vaccination program. We are an organization under military regulations. No? So, ang pagtupad sa mga regulasyon o itinatadhana ng existing legal orders buhat sa ating mga superiors, just like this one, coming from the AFP Chief of Staff, no less, will be dealt with disciplinary actions kung hindi nila susundin. But we are confident hindi na tayo darating sa punto na yon. Samantala, tiwala rin ng AFP na walang anumang conflict of interest sakaling ang mga bakuna mula sa China ang ituturok sa mga sundalo. Ito'y sa kabila ng isyu sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sa amin po sa Armed Forces, hindi po naman namin yung tinuturing na conflict of interest. Kapagkat para po sa Armed Forces of the Philippines, yan po ay bakuna, yan po ay napakahalaga para sa amin sa Armed Forces para mas makatulong tayo. Johanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tatanggapin na ng Davao International Airport ang saliva-based test results sa mga pasaherong papasok sa syudad kapalit ng RT-PCR test result. Ngunit tanging ang mga test lamang na mula sa Philippine Red Cross ang kanilang tatanggapin. Ang detalye sa ulat ni Lucille Lloren. Isa sa mga requirements sa mga dumadating na mga pasahero sa Davao International Airport ay 24 to 72 hours negative RT-PCR result para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 na posibleng magmula sa mga air passengers. Ngunit sa pag-aproba ng Department of Health sa saliva-based COVID-19 testing nitong Enero, tatanggapin na rin sa Davao Airport ang negatibong saliva test result. Kapareho ng sa RT-PCR test, dapat ay nakuha din ito 24 to 72 hours bago ang araw ng flight. Tanging saliva test lang din na mula sa Philippine Red Cross ang tatanggapin dahil sa ngayon, ito pa lamang ang accredited na magsagawa ng saliva test. Isang magandang balita ito dahil kung ikukumpara sa RT-PCR test na umaabot sa 5,000 pesos, mas mura ang saliva test na nagkakahalaga lamang ng 2,000 pesos. Malaking bawas gastos para sa mga pasahero, lalo't aprobado na ang test before travel requirements sa mga dumadating na inbound passengers. Pero ayon kay General Texon, ang head ng City Tourism Operations, hanggang sa ngayon, wala pang pasaherong saliva test result ang ibinibigay sa halip na swab test. Wala pa po kaming na-encounter. Sa Davao City, wala pang nagsasagawa ng ganitong uri ng COVID-19 testing dahil wala pang molecular laboratory in Philippine Red Cross Davao City chapter para rito. We don't have the molecular lab. Maybe we are just for the collection and then we are going to send it to a chapter na may saliva testing, mayroong molecular lab. And yung pinakamalapit sa atin si Cagayan de Oro City. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin ng Davao City LGU ang guidelines na magmumula sa Department of Interior and Local Government matapos aprobahan ng Interagency Task Force ang test before travel na request ng lokal na pamahalaan sa mga inbound air passengers upang makontrol ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Lucille Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipino sa Estados Unidos. Ito ay dahil sa tumataas na kaso ng mga pag-atake at karahasan laban sa mga Asian Americans. At bagamat pinuri ng Embahada ang mabilis na pagresponde ng local authorities ng US sa ilang insidente at ang pag-aresto sa mga may sala, nanawagan ito sa federal government na bigyang proteksyon ang mga Asian sa mga ganitong insidente. Tumaas ang kaso ng karahasan laban sa mga Asian sa Estados Unidos nang magsimula ang coronavirus pandemic.
Ilang Asian American community na rin ang nagsagawa ng mga kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa upang kondinahin ang mga krimen. Pinaalalahan na naman ng embahada ang mga Pilipino na agad na itawag sa 911 ang mga insidente ng karahasan na masasaksihan o mararanasan. Wala pa sa kalahati ng kailang target ang nagpaparehistro para sa 2022 national elections. Ayon yan sa Commission on Elections. Kaya naman para mas mataas pa ang registration turnout, naglilibot na sa mga komunidad ang ahensya para sa information campaign at pamahagi ng mga registration form. At mula sa Quezon City, narito ang live report ni Asher Kadapan Jr. Asher, kumusta naman ang unang araw ng pagbisita ng COMELEC sa mga komunidad? Yeah. Ito nga, Voter Educator Campaign na itinaguri ang Waka Waka hashtag magpahistro ka, kung saan nagbahay-bahay ang ilang mga kawanin ng COMELEC at lokal na pamahalaan upang bigyan kaalaman at himukin ang mamamayan na magparehistro at makilahok sa isinasagawang voter registration. Mismong si COMELEC spokesperson Director James Jimenez ang nag-ikot at nagpaliwanag sa ilang mga residente sa Barangay Talipapa, Quezon City ngayong umaga. Paliwanag ni Jimenez, bukod sa ilang hamon dulot ng pandemya, ay nahihirapan din ang mga mamamayan na i-download at i-print ang registration form na kailangan sa pagpaparehistro. Kaya upang lalong mahimok ang publiko, ay namigay rin ng registration forms ang COMELEC hindi lang sa mga bagong aplikante sa pagkabutante, kundi pati ang mga individual na kinakailangang mag-update ng kanilang voter registration. Nakasagot din tayo ng mga katanungan tungkol sa registration. Kasi hindi lahat ng tao first-time registrant, no? Marami sa kababayan natin nagsilipat o kaya matagal lang hindi bumoboto, hindi nila alam kung ano ang gagawin. So nandito tayo para mag-provide ng guidance. Diskarte ng ilang kawanin ng local COMELEC office sa Quezon City, kaya nakikipag-ugnayan sila sa mga barangay na kasapusin kanila upang matga ng proseso ng mga residente na nais magparehistro. We give them forms, pwede na lang ibigay sa constituents nila para ready na, naka-fill up na, konting checking na lang and then biometrics na. Man ho yung pag-print sa amin ng form, ina-assist ho namin. So, kunyari, constituent namin, though strict health protocols, tinutulungan ho namin na mabigyan ho ng forms sa amin ng barangay. Sa huling tala ng COMELEC, sa inaasahang 4 million new eligible registrants ay umaabot pa lang sa 1.9 million ang mga nagparehistro sa bansa. Ngunit para sa ilang residente, isang hamon sa kanila ang magparehistro pangunahin dahil sa banta ng pandemya. Para sa mga nais makilahok sa voter registration, bukas ang opisina ng COMELEC sa regular na schedule tuwing mga araw ng Martes hanggang Sabado, kabilang na mga holiday, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para naman sa mga kailangan magparehistro bilang overseas voters, maaaring isumite ang kanilang aplikasyon sa mga topulang local field registration center ng COMELEC simula Lunes hanggang Biyernes, simulayan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, patuloy naman na nananawagan ang COMELEC sa publiko na magparehistro na hanggat maaga pa. Floor? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Hindi maituturing na premature campaigning ang mga naglabasang banner na nag-uudyo kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na tumakbo sa 2022 elections. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, wala pa namang mga nagsusumite ng Certificate of Candidacy sa kahit anong posisyon sa susunod na eleksyon. Sinabi pa niya na ang mga Run Sara Run banners ay maituturing lamang na malayang pamamahayag na karapatan ng bawat isa. Sa
Magsasagawa ng kilos protesta mga health workers sa Philippine General Hospital ngayon tanghali. At mula sa Maynila, may ulat si Dante Amento live. Dante, ano ba ang dahilan ng kilos protesta at hindi pa mapapabayaan yung mga pasyente sa oras ng pagpuprotesta nila? Yes, Flor, ang pangunahin nga nilang dahilan ay tutol sila na mabakunahan ng Sinovac vaccine dahil nga sa mababa umanong efficacy rate nito at hindi naman talaga sila ligtas umano, lalo na sila ay palaging exposed sa mga COVID-19 na patient at we presume na hindi naman mapapabayaan yung mga pasyente habang sila ay nagsasagawa nga ng kilos protesta ngayon. Muling bibigyan din ng mga health worker ng Philippine General Hospital o PGH ang kanilang panawagan ng libre, ligtas, mataas ang efficacy at effectiveness para sa lahat ng healthcare worker at mga mamamayan. Ito ay bahagi na rin, Flor, ng reaksyon ng mga PGH worker at ng iba pang healthcare workers pagkatapos na i-anunsyo nga kahapon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na prioridad pa rin ang mga healthcare worker na mabakunahan ng Sinovac sa kabila ng pahayag ng Food and Drug Administration o FDA na hindi nila ito nire-recommenda. Inaasahan natin na nasa 600,000 doses ng Sinovac vaccine ang dadating sa bansa sa linggo na donasyon mula sa bansang China. So sa ngayon, Flor, ay nag-uumpisa na ang nagtipon-tipon itong iba't ibang mga grupo ng healthcare worker dito sa PGH. At titingnan natin mamaya kung ano pa yung mga hinaing nila o posisyon kaugnay dito sa kanilang gagawing kilos protesta. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Flor. Dante, prioridad sila na mabakunahan, pero ang kinikilos protesta ay yung ayaw nilang mabakunahan ng Sinovac. Yung ba ang ibig sabihin niyan? Yes, Flor. Ayun nga ang sinabi kahapon ni Secretary Roque na prioridad pa rin silang mabakunahan ng Sinovac. Pero nga ang concern nitong mga healthcare worker ay hindi pa rin ito sila umano ligtas. Lalo na yung palagi silang exposed sa mga COVID-19 patient. Dahil ayon naman sa FDA, hindi talaga nila nire-recommenda para sa mga healthcare worker itong Sinovac. Dahil ang pagkakaalam natin ang efficacy rate nito, Flor, ay mababa, nasa 50% lamang. So yun ang pinaka-posisyon nila, talagang ayaw nila ng Sinovac vaccine. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Tumanggi muna ang Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency na maglabas ng detalye kung paano nauwi sa mis-encounter ang isinagawang by-bust operation ng ilang police at PDEA agents sa Commonwealth Avenue noong Miyerkules. Ngunit tiniyak naman ng mga ito na mapaparusahan kung sino man sa kanilang mga tauhan ang nagkamali sa operasyon pagkatapos ng investigasyon na isinasagawa ng Joint Board of Inquiry. Ang detalye mula kay Leia Ilagan. Inamin ni PDEA Director General Wilkins Villanueva na mayroong magkaibang bersyon ang PDEA at PNP kaugnay sa nangyaring by-bust operation na nauwi sa barilan sa pagitan ng QCPD DSOU at PDEA agents sa Commonwealth Avenue noong Miyerkules. Kaya naman, ayon kay Villanueva, ito ang iniimbestigahan ngayon ng binuo nilang Board of Inquiry na pinamumunuan ng PNP-CIDG. Pwede ba ay pagbigyan niyo muna ang Board of Inquiry to come up with a good and authentic investigation? Kasi iba yung according sa PNP, ito yung nangyari. According sa PDEA, ito yung nangyari. Hindi naman namin pwedeng pagsabungin yung sarili natin. Ito yung nangyari, ito yung nangyari. But both of them are doing their job. Sinabi din ni PNP Chief Police General De Bolsinas na kinukuha pa nila ang mga ebidensya gaya ng mga CCTV footage at statement ng mga sangkot na police at PDEA agents. All the evidences, all the people concerns ay nandoon po sa CIDG. They are collating evidences and data. We will not preempt sa findings po.
Nilinaw din ng PIDEA na by-bust operation ang ginawa ng kanilang mga tauhan taliwas sa mga lumabas na balita na nag-sell bust ang mga ito. Hindi legal yan. Legal lang sa anti-drug operation is by-bust. Illegal ang sell bust. Gayunman, nangako ang dalawang opisyal na mananagot ang mapatutunayang nagkamali sa nasabing operasyon. We will go find out what really happens. Kung sino po talaga ang may sala, whether it's PNP or PIDEA, we'll file a case against them. Kung sino ang tatamaan, tatamaan dito. Pinasinungalingan din ang mga ito na may nawawalang 1.5 million pesos na budel money. Ipinunto pa ng PIDEA na posibleng mayroong sindikato sa likod ng naturang shooting incident. Apat ang nasawi sa nangyaring mis-encounter. Dalawa mula sa PNP, isang PIDEA agent at isang PIDEA informant. Habang apat din ang sugatan na kinabibilangan ng isang pulis at tatlong PIDEA agents. Sa kabila ng nangyaring ito, sinabi ng PNP at PIDEA na buo pa rin at maayos ang kanilang relasyon at hindi daw ito makaaapekto sa war on drugs ng pamahalaan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukod sa binuong Joint Board of Inquiry ng PNP at PIDEA, magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Senado at ang Kamara sa nangyaring mis-encounter sa pagitan ng mga tauhan ng PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Para sa detalye, narito ang ulat ni Harleen Delgado. Nakatakda na sa Martes ng umaga ang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y mis-encounter sa pagitan ng PNP at PIDEA. Ayon sa chairperson nito na si dating PNP Chief Senator Ronald De La Rosa, ipatatawag ang lahat ng sangkot sa insidente. Kumbinsido ang senador na nagkaroon ng kakulangan sa tamang koordinasyon kaya isaan niya sa kanilang aalamin ay ang naging kapabayaan sa mga sangkot na operating unit. Titingnan din sa investigasyon kung makakailangan na bang rebyuhin at amyendahan ang batas na sumasakop sa law enforcement authorities. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, kabilang sa mga tatalakayin ay ang kanyang panukalang batas na layong magtatag ng Presidential Drug Enforcement Authority. Samantala, nakatakda rin maghain ng resolusyon si Senator Risa Hontiveros para sa investigasyon. Ayon sa senadora, ito'y para malaman kung saan at sino ang nagpabaya sa nangyari sa kabila ng malaking intelligence funds ng PNP at PIDEA. Sa Kamara naman, inaasahang magsasagawa na rin ng investigasyon ang House Committee on Dangerous Drugs patungkol sa insidente. Ayon kay Surigao del Norte, 2nd District Representative Ace Barbers, nais itong malaman kung bakit humantong sa barilan ang nangyari, gayong parehong sinasabi ng PNP at PIDEA na lehitimo ang kani-kanilang operasyon. At kung totoo nga ito, wala dapat naganap na shooting incident dahil nakasaad sa batas na dapat ay mayroong close coordination ang dalawang panig. Isa rin sa gusto nilang mabigyang linaw ay ang kahinahinalang anggulo ng umano'y presensya ng ilang matataas na opisyal ng pulisya sa insidente. Maghahain din ng resolusyon si Quezon City 2nd District Representative Precious Hipolito Castelo para maimbestigahan ang insidente na nangyari sa kanyang distrito. Nais pagtuunan ng pansin ng kongresista ang pag-review sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kung kailangan pa bang mas bigyang linaw ng Kongreso ang mga probisyon sa batas upang maiwasan ng maulit ang nangyari. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakita ng butas ang Department of Justice sa kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa illegal na droga sa bansa. Hindi umano nasunod ng mga pulis ang standard protocols at pag-examine sa mga baril na na-recover sa police operations. Para sa detalye, narito ang ulat ni Tante Amendo. Ibinida ni Justice Secretary Minardo Guevara sa United Nations Human Rights Council ang hakbang ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Isa na rito ang paglunsad sa umano'y pinakamalaking emergency subsidy o social amelioration program para sa mga naapektuhang sektor, kabilang din ang pagsuporta sa programa ng UN sa pangangalaga sa karapatang pantao
sa pamamagitan ng mga isinagawang konsultasyon sa iba't ibang sektor, kasama na ang Commission on Human Rights. Ngunit inihayag din ni Secretary Guevara na sa kabila ng pangako ng Pangulo na protektahan ang bansa laban sa illegal na droga, nakakita sila ng butas sa kampanya ng pamahalaan. It was also noted, among others, that in more than half of the records reviewed, the law enforcement agents involved failed to follow standard protocols pertaining to coordination with other agencies and the processing of the crime scene. Bukod dito, nakita rin nila sa preliminary findings ng binuong interagency review panel na hindi kumpleto ang ginawang pagsusuri sa mga ebidensya. Law enforcement agents asserted that the subject of the anti-drugs operations resisted arrest or attempted to draw a weapon and fight back. Yet, no full examination of the weapon recovered was conducted, no verification of its ownership undertaken, and no request for ballistic examination or paraffin test was pursued until its completion. Kabilang din umano sa may pinakamataas na insidente ng police operations na nagresulta sa pagkamatay ng mga suspect ang mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Cavite at bahagi ng National Capital Region. Sa ngayon ay isinumite na nila ang initial findings sa Philippine National Police na nagsabing gagawa nila ito ng kaukulang investigasyon. Tiniyak ng DOJ na imomonitor nila kung ano ang magiging hakbang ng PNP sa kanilang rekomendasyon. Ayon naman sa Malacanang, ito ay nagpapakita lamang ng pagnanais ng bawat sangay ng pamahalaan na marisolba ang drug-related problems sa bansa. Itong naunang pahayag ng ating Secretary of Justice ay nagpapatunay na seryoso po tayo sa obligasyon natin na mag-imbestiga at maglitis dahil hinaharap po natin ang katotohanan na posible pong may ilang mga alagad ng batas na kinakailangan sigurong managot sa ating batas dito sa Pilipinas. Una nang sinabi ng DOJ sa United Nations na nasa mahigit 5,000 anti-illegal drugs operations ang kanilang nire-review. Sa huli, binigyang diin ni Guevara na maayos na nagtatrabaho ang legal at judicial system ng Pilipinas at hindi papayag ang Pilipinas na may ibang entity na panghihimasukan ang mga isyu sa bansa. We reject any attempt by any external entity to assume jurisdiction over internal matters which are being addressed more than adequately by our national institutions and authorities. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagumpisa na ang pagsasanay ng nasa mahigit 100 tauhan ng National Capital Region Police Office sa paggamit ng body camera para sa kanilang mga operasyon. Target ng PNP na magamit na ito sa katapusan ng Marso o sa unang linggo ng Abril. At mula sa Taguig City, may ulat si Leia Ilagan live. Kaya araw-araw bang gagamitin ito ng mga pulis o meron lamang definidong oras at pagkakataon na dapat nila itong gamitin? Ella, gagamitin ang body camera ng mga pulis sa kanilang mga planned operation. At sinabi kanina nitong si PNP Director for Logistics na nakadepende na rin daw sa commander ng mga istasyon kung kailan ipapagamit ang body camera para sa kanila mga tauhan. At dahil nga dyan, Ella, ay itinuturo na dito sa nasa mahigit 100 tauhan ng National Capital Region Police Office kung paano i-operate itong body camera. Ito'y dahil gusto nilang umpisahan ang paggamit nito ngayong katapusan ng Marso hanggang sa unang linggo ng Abril. Ayon nga kay Directorate for Logistics Director, Police Major General Angelito Casimiro, bibigyan ng 16 na body camera ang bawat istasyon ng Pulis Ella. 8 dito ang pwedeng magamit. Maximum yan na pwedeng magamit ng isang operating team. Diyan sa 8 na yan, 4 Ella yung may SIM cards at 4 yung nakakonect o yung pwedeng mag-live stream. Kumbaga real-time na makikita yung nakukuha na nila sa ground sa mga headquarters. Nasa director na nga o nasa commander na nga Ella kung sino-sino doon sa operating team nila na i-deploy ang pagsusuot nila nitong mga body camera na ito sa kanilang mga operasyon. Magsisilbi din ani ang ebidensya, Ella,
yung mga footages na makukuha nila para mawala na daw yung agam-agam ng publiko doon sa mga ginagawa nila mga operasyon. Kasi may mga duda ang publiko, lalo na sa mga anti-drug operation ng Philippine National Police sa pamamagitan daw nitong body camera, ay makakatulong nila ito na maipaliwanag sa publiko na lehitimo yung kanilang operasyon. Nasa 2 hanggang 3 oras, Ella, ang charging nitong body camera na binili ng Philippine National Police. At magagamit na ito ng 8 hanggang 10 oras na dire-diretsyong pagkuha ng video, Ella. Nasa 2,696, Ella, ang kabuuang body camera ng na binili ng Philippine National Police at nagkakahalaga yan ng mahigit sa 288 million pesos. Diyan sa mahigit 2,000 na body camera na yan, Ella, ay nasa mahigit 600 naman ang inilaan para dito sa mga tauhan ng NCRPO. Ella? Alright, maraming salamat. Leia Ilagan Live na nag-uulat mula sa Taguig City. Pagkikipagpulong si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Police District upang mapag-usapan kung paano paigtingin ang public safety sa lungsod. Ito ay matapos ang nagganap na misencounter sa pagitan ng QCPD at ng Philippine Drug Enforcement Agency noong Miyerkules. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Joan, ano-ano ang posibleng matalakay sa gagawing pagpupulong? Floor, ngayong araw itong inaasahan na makikipagpulong si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Police District kasama ang Department of Public Order and Safety at ang QC Disaster Risk Reduction and Management Council para nga talakayin kung papaano yung magiging crowd control at public safety sa tuwing may operasyon ang mga otoridad kaugnay nga ito nung nangyaring mis-encounter sa pagitan ng PNP at QCPD noong Miyerkules ng gabi. Binigyang diin ni Mayor Belmonte na mahalaga na magkaroon ng mga plano kung papaano yung tamang crowd management sakaling may mga ganitong operasyon. Labis nang ikinabahala ng alkalde na marami ang sibilyan at mga bystanders sa lugar na pinangyarihan ng krimen na lubhang delikado anya dahil pwede nga silang madamay at maaksidente. Binigyang diin ni Mayor Belmonte na bagaman obligasyon ng Criminal Investigation and Detection Group na imbestigahan itong nasabing encounter o mis-encounter, anya mahalaga rin na magsagawa ng hiwalay na pagsisiyasat ang National Bureau of Investigation at ang Kongreso. Ipinauubayan naman ng alkalde sa mga otoridad ang resulta ng magiging investigasyon. At dahil nga sa pangyayaring ito, Floor, nais ng Quezon City LGU na may ayos at makapaglagay ng protocol kung papaano yung dapat na crowd control kapag may mga ganitong operasyon para masiguro ang public safety. Samantala, kakausapin din ng Quezon City Mayor ang mga may-ari ng negosyo sa paligid ng pinangyarihan ng krimen sa may Commonwealth Avenue at titignan na kung ano yung pwede nilang maitulong sa kanila para maibalik naman yung kumpiyansa ng mga tao na pumunta pa rin dyan sa lugar na yan at hindi nga maapektuhan yung kanilang mga negosyo. Floor. Thank you, Joan Nano. Dalawang residente ng isang aged care home sa Queensland, Australia ang naturukan ng sobrang doses ng Pfizer COVID-19 vaccine. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Nina Bascon. Kapwa pinuri ni Australia Health Minister Greg Hunt at Queensland Premier Anastacia Palaszczuk ang nurse na nakapansin at naglakas na loob na iparating sa kinauukulan ang napansing maling dose na naibigay ng isang doktor sa dalawang residente ng St. Vincent's Care Services sa Calcedon, Queensland. Partikular na nabigyan ng sobrang doses ang isang 88-year-old na lalaki at isang 94-year-old na babae. Pinamamahalaan ng federal government ang pagbabakuna sa nasa 240 aged care residents sa buong bansa. Isa sa mga nakakontrata sa pagsasagawa ng rollout ay ang Healthcare Australia o HCA. Una nagpahayag ang HCA na kumpleto sa Pfizer vaccination training ang doktor, subalit binawi rin ito at inamin na hindi ito trained patungkol sa administration ng bakuna. Dahil dito, inalis sa vaccination project ang doktor at tinanggal sa pwesto ang CEO ng HCA na si Jason Cartwright at hahalili sa kanya ang isang interim CEO.
Mag-a-appoint naman ng bagong management team at karagdagang executive support ang kumpanya. Isang statement of apology ang inilabas ni HCA Chairman Darren McKinney at kinikilala ang distress na naidulot ng insidente sa dalawang residente at kanilang pamilya at tiniyak na ito ay isang isolated case lamang. Nina Bascon, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasama sa mga bibigyan ng libreng COVID-19 vaccine sa Cambodia, ang mga dayuhang naninirahan sa bansa. Narito ang ulat ni Rodel Blaza. 10,115 civilians na ang nakatanggap ng COVID-19 vaccine sa Cambodia. Ayon kay Dr. Lee Island, representative ng World Health Organization o WHO sa bansa, February 7, nang dumating sa bansa ang 600,000 doses ng Sinopharm vaccine mula sa China at inaasahang darating naman ang AstraZeneca vaccine sa katapusan ng buwang ito. Tiniyak naman ng Cambodia Minister of Affairs na mabibigyan din ng libreng bakuna ang mga dayuhang nasa loob ng bansa. Lubos namang ikinatuwa ng ilang mga dayuhan ng programang ito ng gobyerno at ang iba sa kanila ay nagpahayag ng pagkasabik na mabakunahan na. Samantala, nakatanggap ng ulat ang Chinese Embassy sa Kapitolyo ng Cambodia na ibinebenta sa black market ang Sinopharm vaccines sa halagang $120 hanggang $450 o 5,800 hanggang kulang 22,000 pesos. Agad naman itong pinabulaanan ng Ministry of Health dahil sa imposible umanong makaluso sa black market ang mga nakaimbak na bakuna na nasa pangangalaga ng gobyerno at militar ng bansa. Rodel Blaza, UNTV News and Rescue, Cambodia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-umpisa na ngayong linggo ang registration para sa National Identification System sa Masbate. Ito ay matapos mantala noong isang taon dahil sa ilang problema sa system ng Philippine Statistics Authority. At mula sa Masbate, may report si Jerry Galicia live. Jerry, gaano ba karami ang target na ma-irehistro ng PSA dyan sa Masbate? Floor target ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pag-irehistro ng mahigit 300 kada araw na mga aksidente dito sa siyudad ng Masbate. Nagsagawa muna floor ng text blast ang ahensya sa mga residente na napuntahan na ng mga enumerators. Binigyan sila ng schedule upang maiwasan ang dagsa ng tao at makasunod sa minimum health protocols. Kailangan may dalang valid ID o anumang dokumento upang makapagparehistro ang napadalhan ng text messages. Tatagal na ng halos 15 minuto ang pagkaparehistro mula sa pagkuha ng biometrics, frontal face at iris scan sa bawat computer kit. Tinatay ang mahigit 300 residente kada araw ang may re-registro ng PSA sa National ID. Target naman ng PSA sa taong 2021 na may registro ang mahigit 800,000 residente sa buong lalawigan ng Masbate. National ID system, pagka meron ka na, hindi na masyado mahirapan ka sa pagkikipag-transaksyon. Halimbawa sa pagbubukas ng bank account, di ba? Mahirap pagka hinahanapan tayong tigda dalawa pa tatlong ID. Floor, pinawi naman ni Mr. Arnulfo Vertusio ng PSA Masbate ang agam-agam na mga Masbateño na kailangan pang dumaan sa swab test ang mga magpaparehistro. Sa ngayon ay target ng PSA na may rehistro ang nasa 21 barangay na mga residente at pinawi din ang agam-agam na mga ito na huwag mangamba na isa sa ilalim pa sa swab test yung mga magpaparehistro dito sa mga residente sa siyudad ng Masbate. Floor. Maraming salamat, Jerry Galicia. Muling dumalas ang mga nararamdamang pagyanig sa paligid ng Taal Volcano.
nasa 113 volcanic tremors ang naitala ng FIBOX sa nakalipas na 24 oras na may pagitan lamang ng 1 hanggang 34 na minuto. Mas mataas ito kumpara sa 69 kahapon habang may usok pa rin nakikita mula sa bunganga ng vulkan. Gayunman, nananatili ito sa alert level 1 ngunit pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat. At yan po mga balita ng aming pinutukan at inaksyonan ngayong Biyernes ng tanghali. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!